Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Varials PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Night Agent o mas kilalang henyong si Sakuragi. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. At sana magustuhan niyo ito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Disclaimer lang po. Etong mapapanood mo ay isang fanfiction lang at galing sa mahiwagang imahinasyon ng ating tagapagsulat. At sa mga bago nating mga lodi dyan, marami pang hindi nakapagsubscribe. Click ang subscribe button at pindutin ang bell icon. Hi mga lods! Eto pala ang chapter 40 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. Ituloy nila ang Maki, Sento, Jin, Kyota at Sakuragi. Sulitin nyo ang lamang nyo sa kanila. Tapusin nyo na nang hindi na sila umasa pa. Sabi naman ni Coach Sakusa sa kawalan. Hawak ni Soyho ang bola, saka pinatalbog sa kanyang kinatatayuan. Napaisip siya sa biglang pag-iba ng estilo ni Sendo sa paglalaro, lalo na sa substitute player na pinasok naging certified katandem ni Hanamichi Sakuragi, si Nobunaga Kyota. Umiba ang estilo nila, sabi niya kay Kuroshi. Oo, kailangan silang mapigilang pumuntos ulit. Halata man sa magiging resulta ng laban, pero hindi dapat tayo magpapalampaso sa kanila. Sagot naman ni Kuroshi sa kanya. Nakatingin lang sa kanila ang tatupan nilang kasamaan. Pagpito ng referee ay sinimula na nila ang opensa. Habang dinidribble ni Soyho ang bola, ang mga tingin naman niya ni Sendo ay nakatuon sa kanya. Nahuli naman ni Soyho ang kanyang tingin, kaya pinasa niya ang bola sa tumatakbong si Sangwoo. Si Sangwoo ngayon ay kasalukuyan naglalaro sa posisyong point guard. Pagkasalo ni Sangwoo ay binilisan niya agad ang pag-dribble nito hanggang sa nakalabas siya sa area ng Tokyo kasama ang mga kasamahan niya. Nagsipuntahan sila sa kanilang perspective areas upang mag-man-to-man offense sa Tokyo team. Si Sangwoo ay kasalukuyang nasa point guard area ng Seoul court at laking gulat niya kung sino ang sumalubong sa kanya. Ang player na same position point guard na si Shinichi Maki. Hindi niya ito inaasahan ang kapitan ng Tokyo team ang humarap sa kanya. At mas bodybuilder pa ito kumpara sa kanya. Hula niya, kapag binangga niya ito, ay siguradong siya pa ang titilapon. Napalunok si Sangwoo sa hindi inaasahang pagbantay nito sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata si Ryuwok na siyang responsibilidad na bantayan ang kapitan ng Tokyo team. Ngunit nakita niya itong binabangga na pala ito ni Kyota. Hindi ito makaalis sa kanyang depensa. Kanino niya ipapasa ang bola? Tila may kung anong dumaan sa harapan niya na ikinapitlag nito. Si Kuroshi, ang mga kamay nito ay handa na para sa pasang gagawin ni Songho. Hindi na ito nagdalawang isip na ipasa ang bola sa kanya. Nahuli ni Maki ang paraan ng kanyang pagpasa. What? Gulat na sabi ni Michael mula sa bangko. He caught it! Maki! Sambit naman ni Muroboshi. Kalahati sa mukha ni Maki ang bumuong ngisi. Ang bola ay hindi tuluyang nakuha ni Kuroshi
baggos ay tumalbog ito sa sahig papalayo. Aka mga abulin niyo ni Kuroshi nang may nakauna sa kanya. Sendo! Walang kahit anong salita si Sendo. Basta, idineribol niya lang ang bola pabalik sa court ng Tokyo. Naging malakas ang hiyawa ng mga tao na may dalawang player pala ang mas nauna kay Sendo sa gawing iyon. Ang bilis talaga nila. Grabe! Gambal ba sila? Para silang nagkakarera. Dalawang tikba lang ang naguunahan. Ang mga soul player ay hindi makapaniwala sa reflexes ng dalawang unggoy ng Tokyo. Bago pa man makapasok si Sendo sa court ng Tokyo sa division line, ay chinespas na ito ang bola kay Kyoto. Mas binilisan pa ni Hanamichi ang pagtakbo hanggang nakarating siya sa rebounding area. Hindi pa man tumagal ang ilang segundo ang paghawak ni Kyoto ay tumalon na si Hanamichi mula sa rebounding area. Kasabay nun ang mabilis na pasa ni Kyoto na siyang natanggap kaagad ni Hanamichi, saka dinakdak muli ng malakas sa ring. Grabe! Ginalingan talaga ng mga loko. Hambog talaga kay Rukawa. Ngising sigaw ni Mito. Samantala sa bench ng Yellow Fox, nakatingin si Rukawa ng seryoso sa ginawa ni Hanamichi. Nakagawa siya ng 2 puntos na magkasunod na may malakas na lineup ng kalaban. Ibang-iba ka na talaga, tanging sabi ni Rukawa habang nakatingin kay Hanamichi na nakalambitin pa rin sa ring. Itinaas ni Sendo ang kanyang hintuturo bilang kasalukuyang point guard sa lineup. Okay team, tapusin na natin to. 5 minutes lang, sigaw naman ang 4 na ungas. Naaamoy ko ng tagumpay, ngising sigaw ni Takamiya. Dahil sa dunk ni Hanamichi, ang 69 points ng Tokyo team ay naging 71 points na, habang ang Seoul team naman ay nasa 24 points pa rin. 3 puntos na lang ang Tokyo team ay magiging 50 points na ang lamang nila sa Seoul. Napakalaking agwat. Imposibleng mahabol pa nila ito. Ang bench ng American Yellow Fox ay manghang-mangha sa napakalaking lamang ng Tokyo team. Hindi nila lubos akalain na kaya nitong matambangan ng kupunan ng intercollegiate matches at talagang sa best 4 pa ng Division 1. Kapag dumating ng oras na makaharap natin ang Tokyo team, siguradong mapapasubo tayo, sabi naman ni Muroboshi sa kanila. Panigurado, sang-ayon naman ni Minami. Pero hanggat nandito ako na mula sa American Yellow Fox ng Washington City, tayo ang mananalo. Mayabang naman na singit ni Sawakita. Yabang, bulong naman ni Rukawa. At least may maibubuga, kaya okay lang, bilib pang sagot ni Sawakita. Mabilis ang pag-dribble ni Kuroshi mula sa area ng Tokyo team at palabas nito. Pagkalagpas niya sa linya ng division lane ay binounce pass niya ang bola kay Sangwo na nasa left side outer area court ng Paris. Sa ilalim naman ng ring ng Seoul team ay nandun kaagad si Sona. Pagkasalo ni Sangwo ay agad niyang inerpas ni Soyo na nasa point guard area at mabilis itong nag-shoot. Nagulat naman si Soyo nang sumulpot sa harapan niya si Sendo at natamaan ang bola. Pagkababa nito ay kukunin na sana niya ang bola nang madakma agad yun ni Kuroshi na nakasunod lang pala sa kanya. Saka pinalo up sa gawin ni Sona malapit sa ring. Nakita ni Hanamichi ang ginawa niya, kaya mabilis itong tumungo doon at akmang tatalon nang harangin siya ni Kuroshi. Medyo nagulat si Hanamichi doon dahil parang kailan lang na nandun siya ito sa malayo.
sa ngayon ay nasa kanyang harapan na. Ang bilis! Matching! Tawag naman ni Hanamichi kay Kyota. Eto na! Sagot naman ni Kyota habang tumatakbo. Pigilin yung dalawang yan! Huwag niyo silang hayaang magsama ulit! Sigaw naman ni Coach Yunjo mula sa kanilang coaching area. At dito nagtatapos ang Chapter 40 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa mga susunod na uploads. O sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out! Bye!